Nagkwarta sa call kahapon ng Hollywood actor at producer na si Stephen Baldwin kay Pangulong Rodrigo Duterte. Si Baldwin ang bida sa pelikulang Kaibigan na tungkol sa epekto ng droga sa kabataan. Sa Facebook post ni Assistant Secretary for Social Media Mocha Uson, tinanong si Baldwin kung ano ang tingin niya sa unang pagkikita nila ng Pangulo. I must say, first and foremost, I was very impressed with how knowledgeable he is about history and the law and things like that. Kwento ni Special Assistant to the President Bongo, hiningi raw ni Baldwin ang opinyon ng Pangulo tungkol sa pagpapakasal ng anak niyang si Hailey sa singer ni si Justin Bieber. Sabi raw ng Pangulo kung naniniwala daw si Bieber sa kasagraduhan ng kasal, wala daw dapat ipag-alala si Baldwin. Pinapurihan rin daw ni Baldwin ang Pangulo sa mataas itong trust rating. Sabi ng Pangulo, tinutupad lamang daw niya ang mga pangako noong eleksyon tulad ng paglaban sa ilegal na droga, wakasan ng korupsyon at ibalik ang kapayapaan at seguridad sa bansa. Isa raw sa paraan para makuha ang respeto ng publiko ay ito pa rin ang pangako niya. Nasa pelikulang Kaibigan si Uson bilang isang journalist. Matatanda ang tinawag noon ni Uson ang mga taga-media na prostitute. Iba before you call the media as a prostitute? Hindi grabe. Siguro interesting kasi hello, nakakasama ko kayo na nagko-cover ka presidente. Nakikita ko yung mga cameraman natin, ang bibigat ng mga dala nila. Tapos ikaw na talagang kailangang deadline yung sinusulat. Ganun pala yon na pagkatapos ng interview o pagkatapos ng isang event, sulat ka agad. Kaya malaking challenge for me. Tinanong rin si Uson sa magiging papel niya sa pagpapaliwanag ng federalismo sa mas maraming Pilipino. Pinasalamatan niya sa Senator Nancy Binay sa pagsasabi nitong gusto niyang marinig si Mocha na magsalita tungkol sa federalismo. Hihintayin daw muna niya ang abiso ng Consultative Committee tungkol dito. Tinanong namin siya kung sa tingin niya totoo bang makakatulong ang federalismo. Do you think federalism really will help? Ang tanong, meron bang nabago sa kung anong klaseng gobyerno meron tayo ngayon? Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras.